Nag-number 2 sa Twitter trends sa Pilipinas ang hashtag na withdraw isko kahapon. Pagkatapos ito ng mag-anunsyo ng pagtakbo si Vice President Leni Robredo bilang Pangulo sa 2022 elections. Ipinananawagan ng mga netizen na umatras sa kanyang pagkandidato bilang Pangulo si Mayor Isko Moreno. Sa halip, dapat anila ay tumakbo na lang itong Vice Presidente katandem ni VP Robredo. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, sakaling maging totoo, magiging malakas na tambalan ang Robredo Moreno. Pandagdag sa boto na yun eh. Kung ano man yung boto na inabot niya sa vice presidential race, madadagdagan ng ganong klaseng pagsama. No? Hindi siya yung agrabyado sa mga kombinasyon. Ano? Effect malamang sa kanya, madadagdagan yung boto niya. Inaasahan din ni Casiple na sa pamamagitan ni Robredo ay makabuo ng kumpletong national candidates ang oposisyon. Samantala, naniniwala si Casiple na dihado si dating Senador Bongbong Marcos kay VP Leni, lalo na kung walang malakas na katandem si Marcos. Bukod kasi anya sa tinalo na ni Robredo ang dating senador noong nakaraang 2016 sa vice presidential race, mas malawak din ang makinarya ni Robredo sa pamamagitan ng Liberal Party. Ang problema ni Bongbong dyan, wala siyang ganong klaseng malakas na makinarya. Wala naman yung KBL na eh. Yung tinayo niyang partido, bagong partido na hindi natin alam kung ano yung lakas talaga. Sa tingin ko mahina yun kasi wala namang tinutuntungan na record yun. Para sa isang presidential campaign, hindi ka makakuha no, ng panigurado na hindi mo alam yung lakas ng iyong partido. Isa sa nakikita ni Casiple na magkakaroon ng magandang laban ay kung matuloy ang tambalang Duterte Marcos sa darating na eleksyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.